The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Mary Magdalene and the other Mary went away quickly from the tomb, fearful yet overjoyed, and ran to announce the news to his disciples. And behold, Jesus met them on their way and greeted them. They approached, embraced his feet, and did him homage. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me." While they were going, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had happened. The chief priests assembled with the elders and took counsel. Then they gave a large sum of money to the soldiers, telling them, "You are to say, 'His disciples came by night and stole him while we were asleep.' And if this gets to the ears of the governor, we will satisfy him and keep you out of trouble." The soldiers took the money and did as they were instructed. And this story has circulated among the Jews to the present day. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Kasha ba ako? Happy Easter! The proof of the resurrection is not simply about the empty tomb. As you have heard in the readings, we saw him. We saw him. Nakita namin. If you ask the question, do the Jews up to now don't believe in God? Many of them, yes. But some of them would say, they believe. They believe. Some of the guides would say, "Do not listen to them, Father, because they only say they believe for tourism reason." But who are we to judge? My dear friends, my brothers and sisters, but perhaps the question is not for the Jew, because the story up to now circulates that God, that Jesus is not God, that he has not risen from the dead. But how about you? How about you? What are the doubts that you have been entertaining with regard to the resurrection? Hindi naman talaga lahat ng Katoliko, hindi lahat ng binyagan na naniniwala ng may pananampalataya sa Diyos. Bakit mo sinasabing hindi naniniwala o may pananampalataya? Sapagkat ang panukata ng pananampalataya ay hindi yung tinuturo ng iyong utak, kundi paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya. When we talk about faith, it is not about what we know about it, but how we live our lives and allow this faith to rule in the way we think, the way we talk, the way we decide. Mahalaga yung itanong, sapagkat hindi tayo papasok sa pinto ng langit tungkol lamang sa ating kaalaman. Palagi ko yung hinaginagawang halimbawa. Pag tinanong mo, anong pangalan ni Rizal? Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Riolonda. Yan ang kanyang kompletong pangalan. Pero ibig sabihin ba kilala ko si Rizal? Ibig sabihin ba may relasyon kami? Hindi.
Sabi nga ng maraming theologian, marami kong kaklase. Marami kong kaklase sa Catholic University, mga nag-aral sa Roma, nag-doctorate, pero hindi sila Katoliko. Mga summa cum laude sila. Pag pinag-usapan ang degree, halimbawa about doctrines, name it, they learn and they try to study, not to believe, but to look for a loophole in our faith. Pinag-aralan nila para hanapan ng butas ang pananampalatayang ito. Sadyang may mga taong ganon. Pinag-aaralan ang pananampalataya para hanapan ng butas. Pero sana tayo, naghahanap din tayo ng pag-aaral paano natin palalalimin ang ating pananampalataya sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga, nung Holy Thursday, hindi lahat ng nilikha ng Diyos maganda. Pero lahat na nilikha ng Diyos mabuti. Mahalagang mahalaga yon dahil alam natin at sana alam natin na tayo ay papasok sa pinto ng langit hindi dahil tayo maganda, kundi dahil tayo ay mabuti. At tinatanong natin ating mga sarili, mabuti ba ako sa aking kapwa? Mabuti ba ako sa aking kasambahay o kasama sa bahay? Mabuti ba ako sa sariling pamilya na binigay sa akin? Kasi kung hindi ako mabuti sa sariling tahanan sa mga taong kasama ko, paano ko sasabing ako'y mabuti sa mga taong nakakasalamuha ko sa simbahan o kaya sa kalsada? Ang pananampalataya o ang kaligtasan ay hindi yung ikaw ay merong alam, kundi merong pagsasabuhay. Merong pagbabago sa buhay ng mga apostoles, ng mga disipulo, ng mga taong nakita mismo si Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga sabi, mas higit tayong pinagpala dahil kahit hindi natin nakita, meron tayong pananampalataya. I would like to ask for your indulgence with regard to our Deep Uba Father. Next Monday na lang tayo magsisimula uli. Ano po? Kasi parang nagsasara na yung boses ko. Next Monday, promise. Ano po? Promise. Ikalawa, bigla ko lang naisip, ano po, daming Canosian sisters ngayon. Baka yung mga kadalagahang nag-iisip ko ano ang inyong bukas, baka nandito sila para sabihin kami ang daan para sa iyong bukas. Ano po? Kasi yung Salesian sisters, di nyo pinapansin. Ano po? Yung Daughters of Charity, di nyo pinapansin. Baka tinatawag kayong mag-Canosian. Ano po? Yung mga nakikinig sa online, iniimbitahan ko po kayo. Pag kayo naman ay nag-search in, hindi naman kayo magmamadre kaagad. Magtatanong pa lang kayo. Ano po? Try to visit the Canosian Sisters. And perhaps, with regard to the gospel of today, it might be your Galilee. It might be your Galilee. Ano sabi ng Diyos? Tell your brothers, sama na yung sisters. Tell the young to go to Galilee. Baka ang Canosians ang inyong Galilee. Ano po? Salesians, Daughters of Charity, MCST. Ano po? Kahit solo yung MCST dito. Kinakabahan ako, maraming madre. Ano po? Anyway, ano po? But kidding aside, to the single women, Not too old. Ano po? Ano po ba hanggang saan? Anong edad, sister? Hanggang anong edad kayo tinatanggap ninyo? 35? 40?
40. Kasi 40 is the new young today. Ano po? Hanggang 40. Pag 41 din na ha. Marami ng maintenance yan. Hanggang 40 na lang. Ano po? Yes, serious. Serious. Ano po? Serious. Ladies, ladies, you might be the new Magdalene. Ha? Pakinggan nyo mabuti yung Ebanghelyo. You might be the new Magdalene. The new Mary of this time. And you are told to go to Galilee. What are your Galilees? It might be the Canosians, the Salesians, the Daughters of Charity, the MCST sisters. I guess I will end with those. Where is your Galilee? Where you can meet Christ again. Where is your Galilee? Pero mag-iingat kayo. Nung panahon ni Jesus, may troll na. Ano po? Sino yung mga troll? Yung mga bayaran para sabihin na hindi muling nabuhay si Jesus. Yung mga binabayaran para magsinungaling. Yan ang mga troll. Ano po? Mag-ingat sa trolls. Ano yung trolls? Yung true at saka false pinagsasama. Trolls. Ano po? Seriously, go home. Go back to your Galilee. Go to your Galilee where Christ will meet you again. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.